Kamusta mga kadribol? Gusto ko lang magpasalamat sa sponsor ng video natin ngayon na Nox Cleaner. Ito ay isang app na lubos na makakatulong sa mobile phones nyo. Kaya nitong linisin at tanggalin ang mga basurang files na di na kailangan para i-optimize ang phone nyo at magkaroon ka ng extra storage. Meron din itong game booster para hindi ka na laging nakaka-experience ng lag tuwing maglalaro ka at para makapag-savage ka na ng walang kahirap-hirap. Kaya din itong i-secure sa mga virus ang mobile phones nyo sa isa pang feature nito na antivirus. Tara at i-download mo na ang Nox Cleaner, Katribol. I-click mo lang yung link sa description box. Mag-iwan ka na din ng mensahe para sa app and bigyan mo na din ng 5-star rating kung nagustuhan mo. Again, maraming salamat po, Nox Cleaner. Well, he put his hands up. Oh. He's practically touching the board. Wala ka na makita. Wala ka na makita. Wala ka na makita. May mga manlalaro talaga na kahit napakaiksi lang ng nailagi sa PBA ay nag-iwan pa din ng tatak sa puso at isipan ng mga PBA fans. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang manlalarong maiksiman ang naging playing career sa PBA ay lubos namang nakatulong sa mga naging kupunan nito. Kaya kahit hanggang ngayon ay naaalala pa din ito ng maraming PBA fans. Isa nga din sa mga dahilan kung bakit hindi pa din ito nakakalimutan ng mga tao ay dahil nga sa pagkakalink nito sa dating beauty queen at artista na si Daisy Reyes. Halika, samahan mo akong balikan ang maikse pero napaka makulay na kwento ng minsan na ding naging bench model, walang iba kundi si Rab Duat. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Produkto ng Menlo College ang Filipino-American na si Robert Rab Duat. Taong 1997 naman ay nang maglaro si Rab Duat sa PBL para sa kupunan ng Blue Detergent kung saan mga nakasama nito ang mga naging PBA superstars na si The Rock, Asi Taulava at ang Mighty Mouse na si Jimmy Alapag. Pagkalipas naman ng isang taon ay sa NBA o Metropolitan Basketball Association naman napadpad si Rab Duat matapos ngang mapasama ito sa Pioneer roster noon ng Cebu Gems. Dito na nga din napabalitang girlfriend na ni Rab Duat ang dating beauty queen at artista na si Daisy Reyes. Ayon nga sa mga kwento noon ay madalas na pinapakita sa TV screen si Daisy Reyes kada mag-free throw itong si Rab Duat. Sa Cebu Gems naman ay mga naging kakampi ni Rab Duat ang mga manlalarong nakilala din sa PBA. Nandyan nga sina Stephen Padilla, Rob Wainwright at Cebuano Hotshot Dondon Hontiveros. Taong 1999 naman ay nang nakatungtong na agad ng PBA si Rab Duat matapos nga itong papirmahin ng powerhouse team na San Miguel Beermen. Limited playing time man ang nakukuha ni Rab Duat dahil na din sa loaded lineup ng San Miguel ay nakatulong pa din ito sa Beermen dahil sa kakayahan nitong drumive sa shaded lane at may maaasahan na ding mga jump shots. Habang naglalaro para sa San Miguel ay dalawang beses namang nakatikim ng kampiyonato si Rab Duat matapos nga nitong talunan ang Shell noong 1999 Commissioner's Cup at patumbahin naman ang Alaska noong 1999 Governor's Cup. Ilan nga lang sa mga naging kakampi ni Rab Duat sa champion team na ito ay sina Freddy Abuda, Nick Velasco, Boy Beats Victoria, Olsen Rasela, Danny Ildefonso at si Danny Siegel. June 2002 naman ay nang ma-trade na si Rab Duat papuntang Alaska Aces kapalit ng big man na si Brian Gahol. Sa Alaska Aces ay mas nabigyan ng mas mahabang playing time at mas magandang role itong si Rab Duat na nakatulong din para mas lumabas ang laro nito. Bukod kasi sa mga puntos ay maaasahan din si Rab Duat sa mga hustle plays at mahusay din itong dumipensa. Patunay nga ng ginanda ng laro ni Rab Duat sa Alaska ay nang makuha nito ang Most Improved Player Award noong 2002. Nadagdagan naman uli ang kampiyonato ni Rab Duat sa PBA matapos nga nitong mapanalunan ang 2003 PBA Invitational Cup. Katulong nga ni Rab Duat sina Brandon Cablay, Mike Cortez, Don Aliado,
Ali Pick at Jan Arrigo para makuha ang inaasam-asam na kampyonato. Dito na din pinasok ni Rob Duat ang pagiging model, particular na nga sa clothing line na Bench. Taong 2005 ay nang mapunta namang Shell Turbochargers si Rob Duat at Eugene Tejada, kapalit ng mga key players ng Shell na sina Rich Alvarez at Tony De La Cruz. Hindi naman nagtagal ay na-disband na ang Shell at huling ang naging koponan ni Rob Duat sa PBA ay ang Red Bull matapos nga nitong makuha sa PBA dispersal draft. Magmula nga noon ay bigla na lang naglaho itong si Rob Duat at kalaunan ay bumalik na nga sa Amerika. Huling balita namang narinig natin kay Rob Duat ay noong 2016 nang maging miyembro ito ng Royal Ambulance sa California na nagbibigay ng emergency rescue services. Ako personally, gusto kong maglaro si Rob Duat dahil masasabi nating pogi, pero hindi pa pogi kung maglaro. Napaka-hassle player nga nito at maaasahan mo mapa-opensa o depensa pa man yan. Ikaw ka Dribble, ano ang pinaka-naalala mo kay Rob Duat noong naglalaro pa ito sa PBA? Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na nag-suggest ng topic natin ngayon. Salamat sa inyo mga kadribol. Shoutout din sa lahat ng mga bago at solid nating mga subscribers. Salamat sa inyong suporta mga kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos at support na din sa channel natin. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!